Tattooed Asian Trans Nikki Chu. Welcome to my channel. Inaayos ko yung bag ko habang naghihintay ako ng train. Nagpapalit ako ng dollar kasi walang-wala na ako talagang pera, nagpamasahe, mga ganun sa train. Madalas ako nagtitrain ngayon. Kailangan ko bumili ng half pass. 189 francs yata yun. Medyo mahal. Pero it will save me 50% sa mga train ride. And meron nag-aalok sa akin ng work sa Basel. Meron yung malayo, di ba? Parang mas malayo yata yun kasi layo sa Lucerne. Kung naalala nyo, nagpunta ko ng Lucerne at umabot yata ng 35 francs yung pamasahe ko, di ba? So, ganun kamahal ang pamasahe dito sa train. So, nagpapalit ako ng dollar. Yung mga iniipong kong dollar na kasi nga baka pupunta ko ng Amerika. Gusto ko meron akong konting daladalang cash. So, ewan ko kung nakita nyo na ID ko. Mali yung pangalan na linagay nila dito. Kinopia nila yung pangalan ko sa passport. Kasi diba iba yung pangalan ko sa passport, iba yung pangalan ko na ginamit sa residency card ko sa Switzerland. Kasi nga, anyway, kasi nga diba I'm changing gender tsaka name. So, kanina, nung nasa train ako, or nalagihintay ako nung nagpapapalit ako ng dollar, tinitignan ko yung mga bag na binigay, mga damit na binigay ni Amy, tsaka yung mister niya. Bigla ko naalala yung time na kausap ko yung mister niya sa lamesa. Kasi gustong-gusto ko kausap yung mga asawa ng mga Filipina to get a perspective. Yung how they made it, yung mga success stories nila. So, ma-apply ko sa buhay ko, di ba? Yung at least kahit sa relationship ko with Marco. Naiyak ako. Naiyak ako kasi ang daming-daming beses na gusto ko mag-quit. Gusto ko na bumalik ng Pilipinas. Gusto ko na pumunta ng Amerika kasi nahihirapan ako sa buhay ko dito. Pero ang daming-daming mga Pilipina na trying their hardest to push me to make it. Nahihirapan ako kasi, di ba, I don't wanna fail. Tsaka pa nag-fail ako, it means I have failed other trans Filipino women. And kaya lang naman ako nandito sharing with you my story because I want fellow other trans women to make it in life. Napakahirap ng journey natin. If we don't help each other, how can we make it sa world? I'm sorry, iyak na naman ako, pero I'm so grateful sa mga Filipina women dito. Thank you, guys. Iyakin palaga ako. Nakakahiya. Kailangan talaga ako mag-aral ng German. Naalala ko, sabi nung asawa ni Amy. Nagtataka daw siya, sabi niya kay Amy, bakit si Nikki hindi pa nag-aaral ng German? Kasi nga, di ba, parang feeling ko, ayaw ni Marco na parang supportahan ako in so many aspects na gusto ko maging independent. And again, hindi ko pinofocus na masamang tao si Marco. Hindi. Please don't. Kasi he's a good man. Kaya lang, I feel na parang pinababa ako. Ganun. Parang, alam mo yung ibon na pinuputol mo yung pakpak because ayaw mo lumipad sila na mataas. Ganun ang pakiramdam ko kay Marco. And I just feel so blessed kasi yung mga Filipina dito, hindi ko na sila babanggitin kasi nahihiya ako. Pero kanina lang nag-PM si Ning, pupunta siya na IKEA. Gusto ko sumama pero hindi pa ako naka-impake. Sarap-sarap pa naman kasama ni Ning. Sorry. I'm just so grateful. Uwi na ako. Mamaya na tayo kwentuhan. Nahihiya ako.